Ito guys, meron naman akong bagong gagawin. Basic lang ito. Ace 32 inch. Saksak natin ah, kung ano issue nyo. Sabi kasi na mayari, may boses, walang picture. Yan, may power siya. On natin para malaman natin kung tama yung sabi na mayari. Yan, mag-una siya. Wala nga sa picture, pero may poses. Bubuksan na lang natin ito. Alam mo siguro, di ko alam kung sinong nakabasa. Para malaman ang sira niya. Ito na guys, nabuksan na natin. Wala naman tayo nakita ng ano rito. Wala naman tayo nakita ng lumubong kapasitor. Ito pala yung motherboard. Wala pala sa take-on. Top board na kagad siya. Iba-iba kasi yung ginagamit ng ACE 808 na panel. Minsan may Tikon, minsan Samsung panel, minsan ito. Hindi ko alam kung TCL o LG panel ito. So na guys, isaksak na natin ito. Mag-check muna tayo ng mga voltage para sigurado na nasa backlight nga yung sira niya. Mayroon siyang 12 volts, standby 12 volts. Mayroon siyang 3.3. Mayroon siyang 5 volts. On natin guys. Tingnan natin kung may 12 volts na papasok sa kanyang LVDS papuntang panel. Yan. Yan, mayroon siya. Ibig sabihin, buo yung kanyang motherboard. Tingnan natin yung backlight niya, may kuryente ya. Off na natin guys. Okay. Yan, naka-off na siya, naka-standby mode. Madali lang mag-check kung sira yung backlight kuryente. Tutukan mo na lang to yung kanyang backlight driver out. Yan. Napansin nyo eh, 36 volts. Yan. On natin yung power. Itong power na buto nyo. Yan. Yan. Pindot din nga. Titingnan nyo yung bagtay kung umaangat. Yan. On ko ah, yan. Umalo sa ng 89, 88, 78. Yan. Tawa. Ibig sabihin yan, sira nga yung backlight driver. Sira nga yung backlight niya sa loob. Kailangan natin baklasin ito. Ito guys, para sigurado, gagamitan natin ng backlight tester. Hang muna natin ito. Ito yung pula, positive. Yung puti, negative. Kailangan paggamit ng backlight driver tester. Kailangan hindi baliktad kasi pag baliktad yan sigurado tapos ang maligaya yung araw. Punti ka agad yan. Task natin ha. So, umiilaw na siya. 304. Ito guys, sira-sira na nga ito. May mga tali-tali na. Ang dami ng kinita niyan. Yan, titesterin natin ito. Itong puti, negative. Yan. Itong pula, positive. Yan, tingnan nyo. Hindi nagdadrop yung voltage sa ano natin, backlight tester. Ibig sabihin, pundido po yung ano yan, yung ilaw sa loob. Kailangan natin paklasin. Ito guys, paklasin natin yung panel. Thank you.
boss. Ito na guys, natanggalan natin yung kanyang ano. Ito yung ilaw niya. Maaaring may konti dito na isa, dalawa. Pero kailangan kasi natin palitan lahat eh, para tumagal naman yung buhay ng backlight. Kasi once na ginjumper mo lang yan, gaya ng ginagawa ng iba, good for 1 month lang yun, o good for 1 week. Kailangan na palitan lahat eh, para sulit naman. Testin muna natin guys yung ilaw niya. Para malaman ko saan banda yung punti. Pero kailangan natin palitan lahat. Hindi tayo sanay sa jumper. Masisira tayo sa customer. Ito umiilaw itong umiilaw itong side. Ito yung kapila. Wala ito yung kapila. Ito yung tuka-tuka pa eh. Yan. Ibig sabihin, nandito yung sira. Ito guys, alamin muna natin kung ilang volts itong kanyang bulb. Para magamit tayo ng cuttable. Yan. 5.5. 6 volts to ito guys. Papalitan natin ng cuttable 6 volts. So guys, gagamitan tayo ng ibang paraan para ano ba, pagkabit ng cuttable backlight. Tatanggalin natin to, yung mga diffuser dito. Ito kasi yung ilalatag natin, tapos ipapatong natin dito sa taas para yung init ng backlight ma-absorb pa rin ito. Ito na guys, ito yung dating backlight na tinagal natin yung mga diffuser. Lalatag natin ito rito. Yan. Para yung nakabit natin mamaya, i-absorb nyo yung init. Ito na guys, 6 volts, 12 piraso. Tanggal natin itong mga adhesive niya sa likod. Napili ko ito sa raon. Ito na guys, nailalatagan natin ito. Positive. Yan. Dugtong natin yan. Ang importante lang kasi maroon siyang ganito. Para yung init nitong backlight, ma-absorb nitong aluminum strip. Yung dating backlight niya. Iwan ko lang pero dami ko na nagawa na ganito eh. Yung pinapatong ko dito. Hindi ko sure kung ginagawa na ibang technician yun. Ito na guys, nakabit na natin, nalugtong-lugtong na natin to. Sa mga technician, madali lang ito. Kailangan lang pag positive, negative. Kailangan walang baliktad para hindi lahat iilaw. Umuulan pa yata guys sa labas. Rainy season kasi ngayon. Here in the Philippines. Testirin natin guys, para malaman natin kung iilaw lahat. Tester natin. Yan. Kailangan pag-tester na to, kailangan huwag nyo baliktarin to. Kailangan ang test plan nyo, lagi na sa positive. Double check kaagad. Kasi pag once na baliktad yan, ayari. Masisira yung ilaw nya. Yan. Umiilaw naman sa lahat. Okay siya. Ito na guys, naibalik natin yung takip. Testing natin. Kasi parang may nakita akong bilog doon sa screen. Matagal kasi na-stack to. Mga 6 na buwan yata. O 3 buwan bago pinagawa. Tingnan natin ah. Parang duda ako ron ah. May bilog. Yan. O natin. O
yun. Umilaw na yung backlight niya. Yan. Isilipin natin yung screen kasi duda ako kung may bilog yung screen. Mukhang supply tayo rito. Yun, sabi ko na nga ba, may bilog eh. Oh. Ito guys, parang naian yata ito ng pusa. Matagal kasi na-stuck. O napunasan ng basa. Ay, supply tayo rito. Supply tayo rito. Ah, okay lang. Ganun talaga pag matagal na stock. Kasi kanina hindi ko kagad napansin eh. Kasi wala pang ilaw. Natsika po kasi ito siguro mga 1 month ago. Ngayon lang din pinagawa eh. Medyo matagal. May mga balahibo pang anong aso. Ito na sa guys. Meron lang bilog sa screen. Maaaring napunasan ang yun na yan. Basa. Pero kadalasan nangyayari yan pag natasika ng ihi ng aso o pusa. Matagal kasi siya na-stuck. Bawasan na natin guys yung backlight settings nito para hindi kagad masira yung ilaw na kinabit natin. Ganun kasi ako pag nagkakabit ng backlight, nag-aayos. Hindi ko lang sure sa iba. Bawasan natin. Mino 11.47. Yan. Hindi pa makikita yung kanyang ano. Punta na lang tayo sa general setting. Yan. Wala rito sa general setting. Please let me know. Panel settings na lang tayo. Yan. Hindi kasi makita yung kanyang ano eh. Natakpan kasi ng logo ng ano eh, ng Pinsunik. Kadalasan ito yun ah. Yung backlight value, backlight maximum. Buwasan natin yung backlight value at titingnan natin kung dumidilim siya. Yan. Yan. Tingnan natin. Napansin niyo ba guys? Dumidilim ng konti yung ano niya. Yung ilaw. Yan. Set lang natin to ng 68. Alam mo naman ay mahilig tayo sa utso eh. Yan. Tama-tama lang yan. Hindi masyadong maliwanag. Para hindi kagad masira yung kanyang backlight bulb. Exit. Thank you.